Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag ngayon ka pa talaga ng drama? Nakakahiya dito kay Dr. Benitez, oh! He's here to help, not to comfort a crybaby like you. Napatakbo nga itong si Doktora Santos pagkasapos nga ng insidente na mawalan nga ng hininga itong ang kanyang pasyente na ali. At dito naman ibinilin na hanapin daw itong kanyang anak na si Carmen. At sabihin dito na matagal na daw siyang pinapatawa dito nga ng namayapa na pasyente dito ni Annalyn Santos. At kinalungkot naman ni Annalyn ang nangyari nga dito dahil hindi niya inaasahan na sa ganoong paraan ay mapatayan nga siya ng pasyente at agad nga siya napatakbo dito sa parking area kung saan ay hinahabol nga siya dito ni Doc Carlos Benitez. At dito naman ibinuhos ni Annalyn ang kanyang pag-iyak at sakit na naramdaman dahil nga sa hindi inaasahan na aksidente. At lalo pat naalala nga ni Annalyn itong ang kanyang lola ngayon. Kaya dito naman siya kinoconfort dito ni Doc Carlos Benitez at dito naman din nakita ni Zoey na parang sinusundan nga itong si Annalyn. Kaya hindi rin nagtagal ay sumunod din itong si Zoey at nakikinig sa pinag-usapan dito ni Carlos at Annalyn. At dahil sa kanyang selos ni Zoey ay dito naman sumabat itong si Zoey at sinabi dito na tama na daw itong pagdadrama ni Annalyn dahil sa dami nga daw ng pasyente. At inawat naman ito ni Dr. Carlos at sinabihan niya okay lang daw iyon dahil nag-alala nga itong si Annalyn dito naman sa kanyang lola. At dito na nasinagot ito ni Zoey na wala na daw siyang magagawa dahil kung patay ay patay. Kaya ang pangit-pangit talaga ng ugali ni Zoey. Dapat talaga itong ang ma-hostage ng pasyente dito na nakapasok kung saan ito ay nagpapasabog doon sa San Marcelino Hospital. Kaya sana pasabugin din ang itong mukha ni Zoey ngayon. Samantala, galit din naman nagtataka itong si Giselle kung bakit ang dami na daw pasyente at balak pa nga niya na hindi na daw siya magpapapasok dahil overloaded na nga itong kanilang hospital ng Apex. Kaya dito naman nakiusap itong si Annalyn na siya nga daw ang bahala. Kinakailangan daw nilang magamot itong ang lalaki na may malaking sugat. At ito na nga tinulungan ni Annalyn ngayon. At dito naman na nagpupumilit na hindi nga magpapagamot ang lalaking ito. Kaya naman, nasupalpal din ng mga sermon itong si Giselle dito naman sa lalaking ito kung saan ay sinabihan niya na mapili daw kayo ng pasyente at mas inuuna pa daw itong ang mga mayayaman kaysa mahihirap. Kaya dito na nga ipinagtanggol din ni Annalyn itong si Giselle. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Aling Susan na lumabas dito sa Marcelino Hospital at sinabi na nakaligtas nga daw siya dito sa pagsabog. At ganun pa man, labis-labis ang kasiyahan dito ni Lynette at Joss at Cremwell nang makita nga nila itong si Aling Susan na nakalabas nga do sa building ng hospital. At dito naman na napanood nila sa balita kung sino nga ang nagpasabog ng hospital at dito na pagtanto na naka-jacket nga ito na kulay pula at dito naman na mataan ni Annalyn ang makatalikod at sinabihan itong si Annalyn na kung balak itong umuwi sa kanyang pamilya ay kinakailangan ng umuwi dahil may binabalak palang manggulo itong lalaking nagpapasabog doon sa hospital at ang kasunod naman dito na gagawa niya ng masama ay ito namang effects dahil nga sa hindi magandang pag-uugali na inasta dito naman ni Giselle sa lalaking ito. Kaya maghihiganti na naman ito. Hindi daw dapat na ituring nilang magkaiba ang mahirap kaysa dito mayaman. Kaya mas inuuna nga nila ang mapera ngayon. Kaya mapapahamak na naman ang isa sa kanila dito sa Apex Hospital. At sana hindi naman madama itong si Annalyn Santos. At sana ito na lamang si Zoey dahil sa ugali nga nito ay kailangan niyang magbabayad sa lahat-lahat ng kanyang ginawa dito naman kay Annalyn. Lalo pat sinisiraan niya lalo itong si Annalyn dito naman sa kanyang tita na si Giselle na masyado daw talagang pabida-bida ito at mas maiinis pa daw itong si Giselle dahil ngayon pa lang ay nag-uumpisa pa lang na mainis itong si Giselle dito nga kay Annalyn. Yan lang po at maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa akin channel.